Isang kakanin recipe na naman po ngayon ang ating lulutuin na siguradong matutuwa kayo dahil bukod sa napakasarap, madali lang pong gawin at pwedeng-pwede nyo rin pong pagkakitaan. Sa isang mixing bowl, tunawin lang po natin yung asukal sa tubig. Then, maglagay po tayo ng kaunting buko pandan flavor. Kung sakaling ang available po sa inyo ay pandan flavor lang, pwedeng-pwede naman po na yan ang inyong ipalit. Kung sakaling ang gusto nyo naman pong gamitin or available sa inyo ay yung talagang pandan leaves, pwede pong hiwain ito ng maliliit, pakuluan kasama po ng ating tubig, salain at yung pinakaliquid, yun na po yung ating gagamitin. Then, maglagay po tayo rito ng kakaunti lang po na lihiya. Tutulong po ito sa pagpapakunat sa ating kakanin. Pero kung sakali po talagang hindi ito available sa inyong lugar, pwede naman pong huwag kayong maglagay. Yun nga lang, dagdagan nyo po yung oras ng inyong pag-i-steam. Dahil kapag wala po tayong nailagay na lihiya, mas magiging malambot po yung pinakaresulta ng ating kakanin. Then, maglagay na po tayo ngayon ng 2 cup na kinayod na kamoteng kahoy. Kung nasa ibang bansa naman po kayo, pwedeng-pwedeng ang gamitin nyo po ay yung mga frozen grated cassava. Hindi ko po piniga yung ating kamoting kahoy. Bali, ang ginawa ko lang po after ko po itong makayod, inilagay ko po ito sa isang salaan, then hinayaan ko lang po ng 30 minutes na tumulo po yung mga excess liquid nito. After po natin itong mamix mabuti, lulutuin na po natin ito. Dito po ang gamit ko ay 8x8 inches na square pan. Pero tandaan nyo po ito, bago nyo po ito ilagay sa inyong mga pan, dapat po kumukulo na yung tubig sa inyong steamer. Nang sa ganon, hindi po humihiwala yung ating kamoting kahoy sa pinakaliquid. Huwag nyo rin pong kalimutang i-grease mabuti yung pan na gagamitin nyo nang hindi po kayo mahirapang tanggalin ito mamaya once na ito po ay naluto na. I-steam po natin ito over medium heat ng 30 minutes. Habang nag-i-steam po tayo sa isang lalagyan, paghalu-haluin lang po natin yung ating 3 sangkap, yung ating glutinous rice flour o giniling na malagkit na bigas, yung ating coconut milk at yung ating asukal. Kung sakaling coconut cream lang po yung available sa inyo, pwede pong 1/2 cup lang ng coconut cream yung inyong ilagay, then magdagdag po kayo ng 1/2 cup ng tubig. Then, i-mix lang po natin itong mabuti at after 30 minutes po, ganito na po yung kalalabasan ng ating ini-steam, ilalagay na po natin yung ating panibagong mixture dito. Make sure lang po na mahalo nyo itong mabuti, nang sa ganon, hindi rin po namumuo yung ating malagkit na bigas sa pinakailalim nito. After po natin itong mailagay, ibalik po natin yung takip ng ating steamer, then i-steam po natin ito for another 15 minutes, total of 45 minutes po yung ating steaming time, still ang lakas pa rin po ng apoy dito ay medium heat. After the allotted time, mag-toothpick test po tayo pagluto na, hanguin at hayaan po muna natin itong lumamig bago po natin ito hiwain. And charan! Heto na po yung ating kasagkit o yung ating kasava na may malagkit. Masarap pong i-partner sa inyong kape, bukod dyan masarap din po itong haluan ng bagong kayod na niyog. Dito nga po pala sa aming lugar, nasa 28 pesos pa po ang per kilo ng kasava, dyan po sa inyo magkano na. Medyo mahal pa ngayon pero darating yung time, nasa 12 pesos na lang po ito, lalo na at magsisison na po ng ating mga kamoting kahoy. Talaga naman pong matutuwa kayo sa pinakalasa nito. Siguro naman po sa mga kakanin recipe natin na nasubukan nyo na, alam nyo na yung timplada natin ay hindi po talaga sobrang tamis, saktong-sakto lang. Then samahan nyo pa po ng makunat-kunat talaga nating texture. Napakasarap po talaga. Hintayin ko po yung mga feedback nyo ha sa mga susubok nito.